Good morning po sa inyo, si Roy. Bombo Elmar at saka Bombo Everly, good morning po sa lahat ng narinig dito sa Bombo Radio. Makiki-update kami dito sa napakalaking kaso na ito, ano? May kaugnayan sa pagkamatay ng iyong kapatid. Ano, ano pa lang latest na development o update, ano? Dito muna sa pagdinig ng preliminary investigation kahapon doon sa Department of Justice, Mr. Mabasa. Opo, kahapon din po ay tinawag, kausap natin si Secretary Remulla, no? At sinabi niya nga sa atin personally na ang DOJ ay magsasampa na ng kaso sa darating na Lunes. Sa aking pagkakatanda, ang sinabi niyang bilang ng kakasuhan ay mga 13, no? Ito yung kaugnay sa pagpatay, hindi lamang sa aking kapatid, hindi maging dun sa middleman na pinatay sa loob ng bilibid. Yan ay mangyayari sa Lunes at ako man po ay umaasa na magtutuloy pa rin naman yung ibang investigasyon sapagkat may mga kinukuhanan pa ng mga statement sa Elmar at saka Everly, no? even as of this time as we speak, mayroon pa rin mga hinihingan ng salaysay dahil kung yung matatandaan, mga 2 days ago ay meron silang kinuhang isang inmate sa Palawan, ano? At pagkatapos meron silang isang kukuhanan pa ng statement na nakapulong dito sa BJMP. Ito yung sinasabing second middleman. So lahat ng ito ay nangyayari habang piniprepare ng DOJ yung ipafile na kaso sa Lunes. Sa pagkikipag-usap mo, sir, doon kay Secretary Boyeng Remulla, nababanggit na ba itong sinasabi na mastermind? Kasi may lumulutang kasi ano, very high person, dating opisyal at umanoy opisyal pa ng Bureau of Corrections. May nabanggit na ba sa inyo, sa inyong pamilya, Mr. Mabasa, sir? Actually, doon, nakikita natin yan doon sa mga salaysay ng mga inmates. Ano? Hindi mismo si Secretary Remulla, pero sa pag-uusap namin, ang pagbabanggit na ginangyayari ay base doon sa mga statements na ginawa ng mga inmates na nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation. If you remember, itong mga nasa kustudiya ng NBI ay mga gang leaders. Ito yung mga kinuha ng NBI upang magbigay ng salaysay dun sa pagkakamatay nitong si June Villamor. Ito po yung middleman number 1 kung inyong matatandaan. So itong mga ito, nung nagsalaysay sila, may mga binabanggit silang pangalan ng mga Bucor officials. I'll say officials, ano, kasi hindi lang isa yan. So doon namin nakita yan at doon din binabase ni Secretary Remulla yung kanyang sinasabi na alleged mastermind. Pag sinabing alleged mastermind, ano to? Isa? Dalawa? Ilan kaya ito? Ginamitan niya ng S, so I suppose it is more than one. So, more than one? Mastermind. So naantay natin. Kami naman ayoko sanang... Pwede kong banggitin yung pangalan pero Elmar, I hope you will understand yung situation ko ngayon. I would rather give the DOJ the chance na sila ang magbanggit ng pangalan sa Lunes. I'm sure magkakaroon sila ng mini press conference sa Lunes matapos nila mag-file ng kaso sapagkat kung sa akin man gagaling, baka maka-apekto dun sa ginagawa nilang mga investigasyon sa kasalukuyan. May lumutan na rin ganyan, ano? Pero ako rin, I understand, ano? Dapat din may manggaling mismo doon, ano? Sa mga direkta talaga na ating mga official. Na-establish na ba dito sa pagkikwento sa inyo doon sa affidavit at maging kay Secretary, anong motibo sa pagpatay kay Percy? Sa aking pagtingin, ano, mukhang hindi ko masabi yung actual na motibo, pero alam mo, nakakagulat dito. Noong dun sa affidavits ng ilang mga inmates o mga gang leaders, sinasabi nila na noong inutusan silang patayin si Ka Percy, maghanap ng papatay kay Ka Percy, ipinidala sa kanila ang isang video ni Ka Percy at saka litrato ni Ka Percy kasama yung pamilya para makita nila kung ano ang itsura ni, no? So yun ang pinagbasihan. Kung sino ang nagpadala nito, mukhang ito'y galing daw sa itaas. So, I do not want to second guess or interpret kung ano yung mga sinasabi ng mga inmates yun sa salaysay. No? Pero ito'y, ang pagkakaintindi ko rito ay kung sino yung nagutos sa taas, yun ang nagpadala sa kanila ng kakikilanlan ni Ka Percy. Galing yun, sa itaas. Yan ay base sa mga salaysay nito mga inmates. Ano? Hindi aking
hindi aking salita yan. Yan ay base sa salaysay na nabasa natin. Ang or ko, Bombo Everly, your question to Mr. Roy Mabasa. Everly, go ahead. Yes, Sir Roy, sa ngayon po nasa custody na po ng authorities ito pong mga tinatawag po mga person of interest po sa pagpatay ng inyo pong kapatid. Do you share the same thoughts po with Secretary Rimulya na nasa final stage na po ng investigation ito pong kaso ng inyo pong kapatid, Mr. Mabasa? Tama po yun, Everly, at itong ginagawa ng DOJ at in the meantime saka ng NBI at ng PNP ay parang they're tying the loose ends nung investigasyon. Ano? May mga loose ends pa kasi yan na kailangan nilang pagdikit-dikitin. May mga taong kailangan magsalita pa at hindi pa nakukuha na ng payag. Ito, napaka-importante po nito kasi sa amin, nung nakita ko po yung buong mga salaysay, ano, merong nang nabuong litrato, larawan sa amin kung ano ang itsura ng mga pangyayari. No? Specifically, yung nangyari sa loob ng Bilibid, yung mga utusan. Kasi bago nangyari lahat ito, pinatawag yung ilang mga leader ng gang dyan, pinatawag daw ng mga official ng Bucor upang sabihan sila kung ano ang gagawin nilang misyon. Nagpahanap ng papatay, yung mga ganong klaseng utos. Kaya malinaw yung picture sa amin nung lumabas kami ng DOJ nung 3 days ago. No? Nabuo nila yung litrato. Ang ginagawa na lang ngayon ay yun nga, like what I said earlier, they're tying the loose end. Yun lang ang ginagawa nila. So, we're expecting na by Monday, meron ng mas klaro pang litrato na ipipresenta ang DOJ kapag sila ay nagsagawa ng press conference after the filing. Okay po. Mr. Roy, sa ngayon po ba, kamustahin na rin po namin kayo? Sa ngayon, nakakatanggap pa rin po ba kayo ng mga death threats at meron din po bang ginagawa pong action dito yung atin pong mga otoridad? Medyo, in fairness, medyo natigil yung mga death threats. Siguro dahil din po sa ginagawa natin pag-iingay, ano? Yun lang naman ang aming, bilang pamilya ng biktima, yun lang po ang aming deterrent na mag-ingay at ipaalam sa publiko na kami ay tinatreaten ng ilang mga tao. Nais ko lang pong ipabatid na kami po ang biktima rito at hindi po kami ang may sala dito sa mga pangyayari. So, biktima po kami, kapatid ko po yung namatay. Ama po yan ng mga pamangking ko na, alam mo yun, doon ngayon eh, medyo kalunos-lunos yung kanilang kalagayan sapagkat hindi nila mawari na namatay yung kanilang ama, no? Na napakalapit sa kanilang sobra. So, security-wise, nag-iingat po kaming sobra dahil hindi po, tandaan po natin, hindi po namin alam kung sino kalaban namin. Hindi po namin, we recognize na hanggang ngayon, yung mga masterminds na yan ay nasa labas pa. Sapagkat itong mga nasa custody eh, mga inmates lang ito. Inmates ito na sinasabing may kinalaman sa pagpatay sa aking kapatid. Hindi po kami nag-iiwan ng chances na kami ma-off guard at masingitan kami. Isang punto lamang, Sir Roy. Could you confirm also doon sa mga affidavit kung lumutang din doon yung mismong mga inmates nag-ambag-ambag daw para pambayad doon sa gunman, doon sa loob ng Bilibid? Totoo yan, Elmar. At saka, in fact, napag-nabatid din namin na ang unang kontrata pala sa pagpatay kay Kapersi ay halagang 200,000 lamang. Aba? So, nagbago yan nung nag-surveillance na itong alleged gunman at tumawag siya muli dun sa nag-order sa kanya sa loob ng Bilibid na ipapatay si Kapersi. Sinabi niya na high profile pala itong pinapapatay niyo sa akin. So, dagdagan niyo yung bayad. Nagpadagdag siya ng bayad in the middle nung habang siya ay nagsusurveillance. Nako. So, kaya from 200,000 naging 550,000 yan. Yung 550,000 na yun ay pinaghati-hatian umano ng mga gang leaders sa loob ng Bilibid. Ayon na rin sa utos sa kanila nung nasa itaas daw. Yan ay base sa kanilang mga salaysay, ano? Hindi yan base sa akin. Nakuha ko lang yan dun sa kanilang sariling salita nila dun sa salaysay na pinirmahan nila. Mm-hmm. Alright, ano, maraming salamat sa pagbibigay ng mga sisela na impormasyon na yan. Ano? Mr. Roy Mabasa, ang brother ni Kapersi Lapid. At good luck at God bless sa inyong pamilya. Maraming salamat, si Roy. Maraming salamat, Elmar at Everly. Thank you. So yan, ano, mga kabombo. Ano? Very interesting. Ano? Kaya napakalaki tong kasong ito. Dahilan sa yung pagpatay sa broadcaster na yan, nabuo sa loob ng Bilibid Prison. At may sinasangkot dito na top officials dito,
Yung iba ay sinasabi ay suspended ngayon at investigasyon at lumalawak. Ano? So talagang kakaiba itong kasong ito, itong pagpatay sa isang broadcaster dito sa Metro Manila na si Percy Lapi dyan sa Las Piñas City.